Magandang hapon po sa lahat. Muli, nandito ako para mag-present ulit sa inyo, para turuan ulit kayo kung paano ang paggawa ng electrical wiring, kung paano i-control yung dalawang bulb gamit yung single way switch. So, nung last video ko, nagkaroon ako ng itinuro ko sa inyo kung paano i-wiring yung isang bulb gamit yung single way switch. So sinabi ko doon, paano ba dagdagan yung ilaw? So ito na ngayon, gagawin na natin. Ituturo ko na sa inyo kung paano magdagdag ng ilaw. So bago yon, bago ko simulan yung presentation ko, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa channel ko, pakiclick lang ng notification bell, ng subscribe button. Then pakiclick na rin ng notification bell para updated kayo sa mga videos na gagawin ko about sa electrical tutorial. So marami akong ituturo sa inyo, kaya dapat nakasubscribe kayo para updated kayo, mag-notify sa account nyo tuwing may i-upload ako na bagong video. So ito na po, sisimulan na natin yung ating tutorial about kung paano pailawin yung dalawang ilaw gamit yung single way switch. So ito na, lagi kong sinasabi na dapat naka-off yung ating breaker bago tayo magsimula ng ating gagawin o bago tayo mag-connect ng mga wire. So yan, ito, naka-drop na po yung wire ko. Na-ready ko na yung line 1 ko, yung kulay red. Then yung neutral, yung kulay puti. So ito, nakikita nyo sa drawing, ito yung panel natin, andito yung breaker. Then ito yung line 1. Pumunta sa switch S1, ito yung switch natin, single way. Then, pumunta doon sa ilaw. Ito. Then, yung neutral natin, dire-diretso lang siya pumunta doon sa terminal ng ilaw natin. So, kung mapapansin nyo yung drawing, napakalinaw na po. Ito yung bulb 1 niya. Yung una natin, di ba, bulb 1 lang, isa lang yung ilaw natin. Ngayon, nagdagdag na tayo ng isang ilaw. Ito yung bulb 2. Kita nyo, nakaparalel lang siya. Nakaparalel lang siya doon sa bulb 1. So ganun lang po, kasimple yung kung paano dagdagan ng ilaw. So ituturo ko po sa inyo kung paano wiringan yon. So ito, nandito na yung ating wire. Ito yung line 1 natin, pula, diretso dun sa switch, dun sa S1. Then ito yung ating neutral, diretso dun sa bulb 1, saka bulb 2. So dun muna tayo magdadrop ng wire sa bulb 1, ito yung bulb 1 natin. Then, ito yung return natin na nagaling bulb 1 papunta sa S1. So, ito yung wire natin, kulay red din, yung line 1. So, ito yung return. So, isusulat ko na yung wire papunta dito sa switch. Ayan. Ito. Ayan. Simple lang po yung wiring na to. Parang gumawa ka rin lang ng isang ilaw saka isang switch. So magdadagdag lang tayo. Ngayon ituturo ko lang po sa inyo kung paano idagdag. So yan, ito na po. Meron na tayong line 1 galing dun sa breaker natin. Then meron na tayong return punta dun sa bulb 1. So ngayon na, ito yung sinabi ko sa inyo. Paano ba magdagdag ng ilaw? Ito. Dahil dito nakaparalel lang, munahin natin yung line 1. Ito yung kulay pula, itong wire na to, nakaloop lang sya ganito sa bulb 1. Ibaba natin line 1. Then ito yung neutral na nakaloop din doon sa bulb 1. So ito yung bulb 1. Isa-isay natin, pwede naman syang pagsabay. Inisa-isa ko lang para mas madali. Yan. Kompleto na yung wire natin. Ano? Ito yung looping natin ng neutral saka red wire saka line 1. Ito, saka ito. Yan. Andyan na.
nakadrop na rin tong galing sa itong neutral natin, yung pinaka main source, punta dito. Yan yung papunta sa switch, ito. So yan, ngayon i-connect muna natin yung ilaw niya. No? So naturo ako na sa inyo dati kung paano i-connect yung dito sa terminal ng bulb. Ngayon, i-connect na natin. Ito yung neutral ko. Puti yung ginamit natin yung neutral ito. I-connect na natin siya. Mamaya, lagyan natin ng electrical tape para safety. So, ito yung line 1. Yan, ito. Ito yung looping. Connect na rin natin. Okay na, nakakonnect na yung dalawang loop natin, yung nakaparallel dito sa valve 1. Ngayon, i-connect na natin yung line 1. Ito yung line 1 natin. Samahin natin siya para magkaroon ng multahe pare-parehas yung valve 1 sa valve 2. Yan. So okay na yung line 1. Ito naman yung neutral, yung galing sa breaker at saka galing doon sa yung valve 2, yung loop niya. So yan, okay na, nakaka-okay na yung connection niya. Ngayon, lalagyan natin ang electrical tape. Ito po yung lagi kong sinasabi na para safety tayo, dapat naka-electrical tape yung mga open connection. Kahit tutorial lang po ito, kailangan i-practice natin yung sarili natin na huwag na huwag tayo mag-iiwan ng mga open connection. So yung aksidente, hindi natin maiwasan. So, mas mabuti na yung safety. Safety first. Ito. May tape na. May tape na rin. Okay. May tape na siya lahat. Pasok natin ang ating wire dito sa box. Lagi tayong mag- mayroon na extra wire na po for the future connection. Yan, okay na. Ngayon, yung switch natin na i-connect na natin dito sa switch. Common line 1. So, yung papunta, ituro ko na rin po dati kung paano yung pag-connect sa switch. Ano po? Connect na natin, line 1. Dalawa lang yung terminal niya. Line 1 lang sa common. Pwede pa po, ikakat lang ng switch yung ano niya para makokontrol niya. So yan, tapos na yung ating wiring. Ngayon, para sigurado lagi tayo, kailangan natin gumamit ng tester. Tignan natin kung meron bang sabit ang ginawa natin. So, ilalagay natin lagi dito sa ohms resistance. Yan. Walang sabit. Walang kasabit-sabit. So, tama yung ginawa natin. Safe. Kahit buksan natin yung breaker, wala siyang sabit. Hindi siya mag-short. So, ilagay na natin yung bulb. Para makita nyo kung may ilaw siya. Okay. Tapos na. O natin. Then, switch.
Okay, on. Off. On, off. So yan, gumagana po yung ating ginawa. So napakadali lang ano po. Dalawa na yung ilaw natin. Yan, ituro ko na sa inyo kung paano siya magdagdag ng ilaw. So depende po sa inyo kung gusto niyo magdagdag pa. Ganun lang yung procedure. Ganun din lang yung gagawin nyo. Magpaparalel lang kayo dun sa bulb 2 o kung sa alin yung malapit, kung mas malapit yung bulb 1. So ganun lang po. Pero meron siyang maximum or yung kailan ba yung capacity na kailangan lang ng breaker, kung ilang amperes lang. So ituturo ko pa yan sa mga susunod na video ko, kasi for the safety po, baka po magdagdag kayo ng maraming ilaw at hindi na kaya ng capacity ng breaker. So magti-trip lang lagi siya. So doon sa mga susunod na video ko, ituturo ko sa inyo yung tamang computation ng load niya, kung ilan lang yung dapat na ilaw na ilagay nyo. Then meron din siyang maximum kung ilan lang yung ilaw na pwede doon sa isang sirkuito. So yun po, yun ay nasa PEC, sa Philippine Electrical Code. So hindi po basta-basta yung magkakabit lang kayo, magdadagdag lang kayo na magdadagdag ng load nyo. Kailangan nakabase rin kayo kung ilan yung capacity ng load nyo para hindi mag-overload. So yun po, abangan nyo po yung mga susunod na video ko. Ituturo ko sa inyo yun, yung computation ng load nya, ilan ba yung maximum na dapat lang sa isang sirkuito. So yun po, ito lang po yung tutorial natin. Napakasimple lang po. Sana nakatulong ako sa inyo, lalong-lalo na dun sa mga bagong electrician na nag-aaral pa lang. Yan, muli po, salamat sa inyong panonood. God bless at maraming salamat sa inyong lahat.